Hello guys, magandang araw sa inyo. Ngayon po, pag-aaralan natin yung vertical circuit. So, hindi na tayo magtatagal pa. So, ang example natin dito, gumamit tayo ng LA78040. So, lahat ng vertical guys, pare-parehas lang yan. Ano? Meron niyang tinatawag na input voltage. Pagkaraniwan 24 volts. So pagka 24 volts so yan, pagkaraniwan galing yan ng secondary B plus. Yung mga damper diodes niyan, galing po ng flyback. So galing po yun sa diode na 24 volts o damper diode. At meron siya, siyempre bago yun, meron siyang fusible resistor. So gawa tayo ng halimbawa rito guys. Pasensya na kayo kay tumiminig pa ako ah. So lakihan natin guys. So ayan guys, lagi natin tatandaan unang-una, pag magto-trouble tayo, ang trouble eh, so pag nakita natin yung TV, medyo ang problema niya eh, one horizontal line. So ang one horizontal line, alam naman natin yan, kunyari yan yung screen, guys, siyempre one horizontal line, minsan makaganyan. Minsan naman, ang trouble, dito sa taas parang may ganyan na maputi na naaninag, o kaya may itim sa baba. So ito darken to. So una na natin tatandaan guys, check natin yung ano, syempre visual inspection muna tayo. Kailangan visual check, tingnan natin yung IC kung may putok, no? Misan mapapansin mo sobra init. So, tingnan nyo yung lalong-lalo na yung mga kapasitor. Kung nakaumbok na po yung mga kapasitor. Kung nakaumbok na po yung mga pitan yan. So, dapat nag... pala may example tayo. No? Sandali lang guys. Kukuha tayo yung example ng kapasitor ha. Okay. Okay guys. Nakakuha na ako. Kumpak pa ako doon sa mga istaktor. Pinagkalumaan. Saan na ba tayo? Sa kapasitor. So luma lang nakuha ko. So guys, siyempre pagod ako sa taas. Visual check po tayo. Siyempre, sabi ko nga kapasitor, tingnan muna natin yung kapasitor, baka nakikita natin guys na kanyang klaseng kapasitor ano. Baka nakaumbok na po 'yan. So pansin niyo pag nakaumbok 'yan o kaya sabog, labas na rito yung pinakalaman niya. Yung aluminum niya, makikita niyo yung pinaka-casing niya. Sigurado po, papalitan niyo po yun. So, check niyo po muna yung kapasitor. Visual inspection. Kung may umbok dyan, o kaya putok. So, syempre, tingnan niyo yung resistor. Baka may open resistor. So, paano ba tayo mag-check ng resistor ng mabilisan, guys? So, ang gagawin lang natin. So, pangkaraniwan kung mabilis lang tayo magbasa ng mga resistor tulad nito. Pag sa kulay, sa color coding, karamihan po madali natin, yan ang una natin i-check. Pag nakita natin na 10 ohms pababa, alam natin ang resistor na yon ay fusible resistor. Or kung di mo sa fusible resistor, ginagamit siya as for jumping protection na rin. So gumamit lang ng 1 ohms para syempre kailangan siya sa circuit in case na magkaroon ng short circuit. So lalaban muna siya kaysa kumalat pa ibang problema. So
sa ibang pagkakataon, papaliwanag ko yun, guys, no? So, tingin natin yung resistor, paano natin i-check. So, karaniwan niya pagka one horizontal line, tulad na ito, na isang linya lang, wala pong B plus yan. So, kukunin natin yung input voltage ng IC. Tingnan natin yung resistor. Kung di man sunog, sukat agad. So, times 1 agad tayo, times 10. Karamihan ng input voltage po niyan, guys. Kundi 1 ohms, 2.2 ohms, naglalaro na sa ganyan. Pira naman sa 10 ohms, pababa. Pero pangkaraniwan, 1 ohms. Misan, ano pa? Halos point pa yung ano value. Para lang siya maging fusible resistor. So, tulad nito, check natin agad ng tester kung may open sa input DC. So, guys, pinag-uusapan natin na visual checking. So, hindi po nakasaksak ang ano niyan. Hindi po tayo naka-power on or naka-unplug po tayo niyan for safety. So, tingnan natin. Resistance muna yung input voltage sa pamamagitan ng pag-check ng resistor. So, pag may nakita tayo, visual inspection, nakita natin yung resistor, mabilis tayo nakapagbasa, 1 ohms lang yun. So, sukat agad tayo ng, tulad nito, 1 ohms, sukat agad tayo ng resistance. Pag nakita natin na pumalo naman, na nasa circuit, sigurado buo po yun. Oops, sorry po. Siguradong buo po yun. So, next, tingnan natin syempre yung iba, diode. Ito guys, technique din sa inyo, kahit sa ibang circuit. So, ito vertical. Check agad ng diode kung may makita po kayong diode yan. Ito, pangkaraniwan to, kulay itim to. So, pangkaraniwan nyo makita sa mga vertical to. Itong diode na to. Pwede natin, ano, itutok. So, pangkaraniwan to, ito po, guys, itong diode na to, na makikita nyo sa vertical circuit. Karamihan na rin yung yan, itim po yan, tulad po nito. Ganyan po. Hindi ko nasasabihin yung value, guys, pero madali nyo ma-check yan by resistance checking. Hindi naka, nang wala tayong power input. Dahil visual inspection pa lang tayo. So, tingnan natin guys. Sunod dyan, kung nakita natin, okay naman yung diode, okay naman yung mga resistor. So, mabilis tayo. Checkin natin yung yoke. Siyempre, buksan na natin yung likod ng CRT neck. So, pag hinugot natin yon, makikita natin yung agad. Pag may nakita kayo dun, corroded na parang kulay green, na parang kinakalawang na. So, kahit konti doon, sana guys, example ako. No? So, makikita nyo doon guys, pag may nakita kayong parang kulay green na corroded, sigurado sira po yung yoke na yun. So, guys, may paraan po doon, nililinis lang po yun. So, nililinis lang po ng locker po yun, yung yoke natin, dahil magnet wire lang naman yun. At pagkatapos, barnisan natin sa insulations para hindi siya mag-short. So, pag yun, inano natin, sigurado guys, okay na yung vertical natin sa pag-chinip natin. So, ngayon, doon tayo sa pangalawa guys. So, kung na-check natin visually, okay naman siya para naman wala naman nangyari. Ano? So, B plus check po tayo. So, doon na yung pagkakataon na i-plug na natin yung ano, plug ng TV sa outlet at yun natin pag yun natin checkin po natin yung B plus kung lalabas po rito tulad po nito 24 volts DC checkin natin kung may 24 volts DC na lalabas dito no pag wala pong 24 volts DC yan sigurado guys may problema tong B plus line natin na galing supply pa. Meron po yan.
Meron pong pagkakataon na short po itong diet nito. So short po yung input na yan, input diet na yan. Yung dagdag diet. So short po yan. So checkin natin voltage, input, 24, kailangan makita tayo. Siyempre, checkin din po natin yung ground niyan. Mamaya, wala naman po siyang ground. Tulad ito, nakita natin sa pin number port ng IC, mayroon siyang grounding. So, baka mamaya, yung katawan niya, hindi naman nakadikit sa, o nawala yung ground. Ay, hindi po talaga anda ng vertical. Vertical circuit natin. So, pag gano'n guys, check na tayo ng voltage. Nakita natin, halimbawa, normal pa rin. Mayroon 24 volts. So, dito may nakita natin, may 5 volts pa dito. So, sa susunod, papaliwanag ko sa inyo ba't may 5 volts yan. So, papasok po yan ng amplifier, vertical input amplifier niya. No? Ang mapansin nyo rito. So, may gamit po yan. Pag wala po yan, minsan yung gagaling po yan sa sa may 5 volts mismo ng system control. So, pagka yung 5 volts nag-short, hindi siya mag-open, hindi na rin siya aandar. So, meron pong nakalink doon para i-shut off nitong vertical IC natin. So, tingnan natin guys kung na B plus check na natin. So, okay naman. Nakita natin. So, papunta na tayo sa pangatlo. Pangatlong gagawin natin. So, ang pangatlo pong gagawin natin ay checkin natin yung input at saka output kung meron. Tulad nito, ito po yung yoke natin, guys. Ayan po. So, yung yoke, tingnan natin kung may lalabas na signal po dyan. Tanong, kailangan pa ba natin ng oscilloscope? Di na po, guys. Tester lang po katapat niyan. So, sana masanay kayo ng voltage check. Kapag bigay ko na sa inyo yung tips din. Voltage check, kapag nakita nyo na meron kayong ginawang isang unit, voltage check yung yung mga IC ng vertical o kung anong circuit at i-take note nyo. So, isulat nyo kung anong anong voltahe sa normal condition. Tapos, check nyo yung voltahe, listan nyo from pin 1 to hanggang up to 40 pins yan, system control. Or kung itong vertical, up to pin 7, check nyo kung anong voltahe sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 in normal condition. I-take note nyo. At the same time, siyempre, tandaan nyo rin po yung, ilagay nyo rin po yung number ng IC. Kasi, iba-iba po ang pinnings ng mga vertical IC. Hindi po magkakaparehas yan. So, pero pagka sa mga lumang TV po, yung mga sinuunang TV, wala pong IC nun, ang vertical, hiwa-hiwala yung pesa. So, napakaraming transistor. Sa totoo lang, ang circuit ng vertical circuit ay parang circuit lang amplifier. Nakikita niyo yung 502 ngayon, no? Ganun lang po 'yon. Yung preamp niya parehas, yung output niya parehas. Ang pag-iba lang ng 502 na amplifier apat po ang output niya. Pero sa vertical makikita niyo po para siyang mono na amplifier. So, ganun yung mapapansin nyo. So, guys, pag ganun, nakita nyo na, check po kayo ng input kung may input. So, paano po ma-check yung input? Tulad kanina, tanong po, kailangan pa ba ng oscilloscope? Hindi na po. Tester lang po yan. Ito ang technique ng pag-input nito. Kuha lang kayo ng isang capacitor at ilagay nyo sa isang linya ng so, 60 Hz po siya, no? Kukuha lang kayo ng isang linya ng kapasitor.
Pwede tayong mag-sample, guys, ganito. Pwede na, pwede tayong gumawa ano-ano. Ito, pico parad. So, pico parad to eh. So, pwede ito gawin nyo. Mag-experiment kayo. Lagay nyo lang po ng linya yan. Ito, ilagay nyo po sa line. Para safe kayo dun sa secondary B+ na o sa output ng chopper transformer. Kung gusto nyo, kung malakas ang loob nyo, pwede rin. Safe din naman po yan eh. Ilagay nyo sa isang linya ng 400 volts doon. So, hindi naman po tatawid yung voltahe dyan. Tapos, lagyan nyo na lang isang linya rito. Guys, yung wire, gamitin nyo yung tester cable. So, isusundot nyo lang po rito yan kasi 60 hertz po yun. No? Hindi po siya naka-oscillate. So, 60 hertz po ang vertical natin. Huwag po natin kakalimutan. Ang vertical circuit natin ay 60 hertz. So, yung 60 hertz, makikita natin yan sa linya ng 220 output natin. So, mas maganda kumuha tayo sa B+ line natin. So, kapasitor, hindi po dadalo yan ng kuryente yan. Kunin lang natin yung hertz niya. So, dito po tayo papasok sa input. Sundutan po natin yan kung ano mangyari. So, yung iba, simple lang ginagawa. Sinusundot lang po ng daliri yan nila. Tapos makikita nila, biglang bubukay yung TV nila, yung TV screen monitor. Yan, biglang bubuka po yan. Ang ganyan. Pero mas maganda, lagyan natin ang input. Kasi baka mamaya, ito pong input niya, sa bugaling yan, galing po yan sa jungle. Sa jungle circuit na may output, vertical output doon na magpupunta naman ng input, vertical input ng vertical IC. Kung saan, i-amplify niya na yung vertical circuit para siya na yung magpapabuka sa screen natin. Anong pro, guys? So, guys, yung gagawin lang natin, tulad ito mga kapastor, kung di naman tayo nagmamadali, kung mabilis kayo, guys, ang technique lang naman yan. Kung may pyesa kayo na ganito, LA78040, palitan agad natin. Pwede naman eh. Kung gusto natin mabilisan na trabaho. Pero kung masipag-sipag kayo, isa-isa inyo yan, pwede po. So, chikin nyo itong kapasitor isa-isa. No? Maraming kapasitor yan. Yan, checkin nyo isa-isa. So, meron kayong capacitance checker, capacitance tester. Tapos makikita nyo na kung may leak siya o wala. Pero guys, meron pong pagkakataon na buo siya pag chinek, pero pag nakakabit, sira. Meron po nun. Pero bihira. Pero meron po nun, guys. Experience po namin yan. Na pag nakakabit, sira. Pero pag chinek mo ng tester, capacitance checker, buo. Tama yung ano niya. Pero pag nakakabit, sira siya. So, gagawin nyo lang, guys. Kung talagang duda kayo, palitan nyo. Palitan nyo ng mga kapasitor. So, after ng kapasitor, pangalawang checkin nyo, isa-isa, iahang nyo lang sa board yan, yung mga resistor. So, guys, ang tip lang, ang sirain pong resistor, pangkaraniwan na yung mabababa ang value. Tandaan nyo, guys. 10 ohms pababa, pangkaraniwan po dyan, nag-o-open. Tanda po natin yan. So, check po tayo ng input. Nakita natin, di pa rin bumuka. Kahit nag-input tayo or sinundatan natin, ito, pinuan ng input. Ginoon natin yung daliri natin, sinasalat-salat natin. So, guys, pag nagsalat po kayo nyan, take note po na dapat nakasapatos kayo or nakaangat yung dalawang sinilas nyo dahil kung yung paa nyo po ay nakadikit sa ground o sa air crown natin,
sa lupa, ay sigurado kuryente ang abot nyo. So ang gagawin nyo lang, nakasapatos kayo or angat kayo yung dalawang paan nyo, saka nyo sundutan niya ng daliri nyo. Kasi ibang technician sinusundot po ng daliri nyo yan, angat po yan, para silang nangangapa ng signal o naglalagay ng signal dahil sa audio system. So ito, pag sundot nyo, hindi pa rin bumuka. So makikita nyo naman ang output dito by multimeter, kaya po yan. So kailangan may masukat kayo yan. Posible po na open po ito, yung dito, yung linya rito ng vertical IC. So guys, pansin nyo po ito, itong VCC nya o yung B plus, yung 24 volts input ng IC ng vertical, itong LA78040. So hindi naman dito nakalagay yung linya na may sinuplayan siya, pero understood na yun, na sinuplayan niya to. Ganun lang po yun. So meron pa po dito yan, hindi ko nilagay. Merong thermal protect po yan. Hindi ko lang nilagay guys, kasi ang thermal protect, pagka nag-overheat na po yung vertical natin, pag nasira yun, hindi na po babalik yun. Sira na talaga yung IC. Yung thermal protect niya. So dito nakalagay sa vertical amplifier. So guys, kung ganoon, kung nakita na natin, na-check natin yung input saka output. Sala tayo ng salat, lagay tayo input, wala talagang bumubuka. So, mag-final decision na tayo. So, doon natin palitan tong IC na to. Yung IC, yung mga vertical IC guys, pumurahin lang yan. 35 pesos lang yan. Mahal lang 75 pesos. Pero may mga special vertical IC na nagkakalaga ng 200 pesos. Meron po yan. Pero to, pangkaraniwan na lang po yan. So, may bibili niya, baka 35 pesos sa diyan sa downtown. So, kaya po. So, pagpalit natin ng IC guys, tatandaan nyo, bibigyan ko kayo ng tip. 1% ng nabibili, sira. Kahit bago. Kaysa tatandaan nyo, pangkaraniwan na kasi ngayon yan. Eh, lalo maraming China ng IC. So, pag binili nyo, minsan, kina-quality control, kahit sira, sinasama nila para lang mabili o mabenta. So, dapat meron talaga kayo stock. So, chinake nyo na lahat. Pinalitan nyo yung IC. Hindi pa rin bumuka. Palit ulit kayo ng IC. Bisan, sira po yung bagong nabibili natin. At nangyayari po yun, guys. Ngayon, kung pinalitan na IC, pangalawa, hindi pa rin bumuka. Anong gagawin natin guys? So doon natin, baka tong input natin isira na po ang vertic, ang ating jungle IC dito sa input. So yung jungle IC, yung mahabang IC na makikita natin na maraming pa, bisang kasama po yung system control niya, lalo na yung mga China board, pagkakasama na po siya lahat. So guys, yun lang po guys. Sana may natutunan kayo. Pasensya na kayo. Sana naintindihan nyo. Umaasa ako na naintindihan nyo. Sa susunod guys, pag-aralan natin yung mga ganyan. Bakit may mga secondary voltage tulad dito na 5 volts sa vertical? Bakit may mga ganyan? Bakit may mga protect? Bakit may mga nakaloop na circuit? So, ngayon kasi guys, kahit may Google kayo, iba pa rin yung diagram na mabibili dati sa downtown dyan sa loob. So, ngayon, hindi ko alam kung may nabibili pa dyan. Pero alam ko, meron pa. So, kami po, dati marami kami diagram, ngayon wala na. Kasi pangkaraniwan guys, pagka magta-troubleshooting tayo, sa totoo lang, pag sanay ka ng technician, simple na lang po yung mga ganyan. Pero guys, uh,
Ito po ay para sa mga baguhan lang, hindi po sa mga professional. Hindi po sa mga matatagal ng technician. Pero sa mga matatagal na, pasensya na po kung may pagkukulang po. Pero ito, sa mga baguhan, sa mga mahilig mag-aral na electronics o yung mga technician na dyan, meron akong quiz dito, guys. So, hanapin nyo po yung mali sa paggagawa ko. Meron pong mali dyan. So, nakakaalam po nyan, guys, ay yung mga matatagal ng technician o yung magagaling ng technician. So, ako ngayon ko lang napansin na may mali. Pero, wala pong kinalaman yun sa pinag-aralan natin. Pero yung mali dito, guys, makikita nyo yan, mapapansin nyo. Screenshot nyo, tapos isum nyo. Tapos i-comment down below nyo. Tingnan natin kung malaman nyo. Pag nalaman nyo, guys, ₱50 loan. Ayan, promise ko sa inyo. May GCash ako. Pero kailangan may GCash din kayo, guys, ha. So, pag nalaman nyo yung mali dito sa circuit, i-comment down nyo lang. Sakto, ₱50 loan. Ibibigay ko sa inyo Aurora mismo. Kung kayo mag-alala, marami po akong GCash. Tatlo po. Sige po, guys. Salamat, guys. Sana may natutunan kayo. God bless.